And guys, may dumating tayong parcel galing sa kaibigan natin. Ito yung in-order ko para sa mga alaga natin. So, tignan natin kung anong laman nito. Tara! Okay guys, ito na. Buksan na natin. Shout out sa'yo, Sir Christopher C. Maraming salamat. Sa, ito na, dumating na yung order ko. Ito na. Ayan. Para sa mga alaga natin. Umorder tayo ng leg band. Yan. So, ang in-order natin is 5mm na leg band. Ito yung oversize na tinatawag din nila. Bakit oversize yung in-order ko? Ah, kasi meron akong mga breeder na medyo ayaw magpahawak ng inakay. Kahit nilublog mo na yung mga kamay mo, ginugulpi nila. Pero minsan, hindi naman pinapatay, pero kinakalbo eh, sayang. Imbis na pagbaba, konting panahon na lang nangyayari, patutubuin mo pa ulit yung mga balahibo niya. So, I decided to buy na lang yung yan nga, yan yung leg band natin na oversize para pagbaba ng inakay, tsaka na lang natin sisingsingan. Pero meron din akong singsing para sa pang 2 weeks old yun, na meron pa naman tayong stock nun, pero etong medyo kailangan na natin ngayon kasi may mga bumaba ako na hindi ko nasingsingan, kaya binukod ko lang. So, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng leg band sa ating mga alaga. Teka, para saan ba yung pagle-leg band? Siyempre, para ma-monitor natin kung saan galing yung parents ng painakay natin, para alam natin if ever na may karga yung mga inakay mula sa parents, or meron naman tayong tinetest breed na breeder. So hindi na, hindi pa natin alam kung ano yung ilalabas ng mga inakay, kaya nilalagyan natin ng leg band. So para kung mahalo man siya sa flights, alam natin na possible na may ganung karga yung ibon na yun. 'Di ba? So lalo na mga first time na breeder, minsan kasi sa unang clutch hindi pa lumalabas, or wala pang visual na lumalabas kung sakali split opa na nakak, tapos ang kaasawa niya opaline na hen or non-opaline na hen. Syempre, yung mga hindi visual doon, pwedeng maging kak, pwedeng maging hen. So minsan nakakalimutan natin kung wala silang leg band, hindi natin alam na may karga pala yun, kung may bibenta pa natin ng normal lang, sayang. So, yun yung reason kung bakit kailangan na maglalagay tayo ng leg band para sa monitoring ng mga inakay natin. So, tara, samahan niyo ako, tuturuan ko kayo. A few moments later. Okay guys, turuan namin kayo magsuot ng leg band. Ito yung in-order naming leg band, yung 5mm. Yeah, ito yung para kahit matured na yung ibon, pwede nating isuot. So, tuturuan ko kayo guys sa mga hindi pa nakakaalam kung paano. So ito guys, ito yung tamang paghawak ng ibon, yan, ganyan. Dapat yung dalawang daliri mo nasa leeg niya. Huwag masyadong mahigpit para baka hindi naman makahinga yung alaga natin. So yan, ganyan. So hindi ka na matutukan yan. So ito, talagyan natin, matured na to na albino fisher. So depende sa inyo kung saan nyo ilalagay, sa kanan or sa kaliwa. Just make sure na pag sinuot nyo yung ibon, ay yung leg band niya facing siya sa mababasa niya, hindi yung pabaliktad. So ganyan dapat. So hihilahin mo lang yung paa niya. Yung tatlong paa niya dapat yan, ganyan. Yan.
Magka-addict siya dapat. Tapos yung pinaka parang thumb niya, parang thumb doon ng ibon eh, nag-iisa sa na nakahiwalay. Yun yung hindi maisasama. So yan guys, lalagyan natin siya ng konting baby oil para medyo madulas. Yan, may baby oil na siya. So ito na. Sasot na natin yung ring niya. Yan, kailangan sabay-sabay mong mailulusot yung tatlong daliri. Yan. Oops, medyo malikot siya eh. Tatlong daliri niya. Dapat sabay-sabay mo siyang ilulusot. Kasi pag hindi mo siya nailusot ng sabay-sabay, mahihirapan ka na mahila siya. O baka masaktan, ma-injured yung ibon. So ayan na, nakalusot na yung tatlo. Nakita niya, may isang naiwan. Yan yung pinaka-thumb niya. So hilahin mo lang siyang ganyan hanggang sa makalabas yung daliri niya. Ayan, okay na siya. So, may legband na siya guys. Medyo nakagat siya. Ayan, may legband na siya. Ayan, so sa kaibigan natin tong mag-iibon, kay Makoy SLC8. Ayan. Ayan, kung gusto ko kang kailangan nyo ng ibon, ipopost ko sa FB fanpage natin. Meron din siya mga binibendang ibon doon. Isa na sa kaibigan natin mag-iibon. So ayan guys, ready na siya. So pwede nyo nang i-record kung saan parents niya, kung meron ba siyang kargang other na mutation. Yan, yun yung reason kung bakit kailangan natin lalagyan ng leg band. So ayan na guys, nalagyan na natin siya ng leg band. Medyo hindi siya komportable syempre sa umbisa dahil medyo matured na talaga siya nung nilagyan natin. So susunod guys, ituturo ko sa inyo kung paano naman magsuot ng leg band sa mga 2 weeks old, kasi meron pa tayong stock doon sa bahay na pang mga bagong pisa lang. 3 hours later. Ngayon, magandang araw mga kaibon. Ngayon, naituro ko na sa inyo paano maglagay ng leg band na pang 5 millimeters. Tapos ito naman yung pang 2 weeks old. Kaya ito yung ano natin, yung natitira pa natin yung stock. Konti na lang. Mag-order na tayo ulit. So maglalagay tayo ngayon, tuturuan ko kayo. Alam ko nasa 2 weeks na lang, nasa 2 weeks na to eh. So check natin kung kaya pa. Ngayon, siyempre, ilulublub ko yung kamay ko sa patuka. Baka kasi masailan yung parents nito. Yung kasi guys, kaya ganun ilulublub yung kamay natin sa patuka. Kasi yung kamay natin, may natural oil yan. Hindi natin nalalaman. Basta may natural oil yan. Yan, na pag hinmawak natin, minsan pag binasok natin sa nest box niya, naiiwan dun yung amoy. Which is ayaw ng mga ibon. Kasi territorial kasi sila, diba? So iniisip nila na may invaders na pumasok. Kaya nadadamay yung mga inakay. So, yung ginagamit ko pag may inakay, Integra 2000. Yan, maggusto nito yung amoy nito eh. Kaya ilulublog ko yung kamay ko dito. Tatlo yung inakay nito guys. May naunang isa eh. Yun yung malaki. Yung malaki mo nalalagyan natin by next week pa siguro yung isa. Hindi sila magkasing laki. So, ano to? Ang parents nito, olive green fisher split opaline split par blue. Tapos yung asawa niya, lupito na niya. Yan, mukhang visual tong isa. So ito guys, medyo malaki na. Tingin ko hindi nakakasya dito. Yan. Mukhang opaline to. Opaline. Visual opa. Subukan natin kung kaya pa ng sing-sing natin. Katulad nun yung hindi mahirap ilagay ito, itong pang baby na sing-sing. Kapag maliit pa talaga, hindi katulad dun sa may pang matured na sing-sing. Ito medyo madali kasi hindi pa ito masyadong pumapalag-palag eh. Pero parang hindi na kasya ito dito. Pero subukan natin. Yan, yung tatlong daliri, yan, dapat magkakasama yan. May iwan yung isa. So, subukan natin kung kasya pa ito. Pero pakiramdam ko hindi na ito kasya. So kukuha tayo ng ibang inakay. So yan guys, tatlong daliri yung nakapasok. Subukan natin kung kaya pang ipasok ko. Pero kung hindi na, pag mature na lang, tsaka natin lalagyan ng sing-sing.
So hilahin lang natin 'to. Sana kasya pa. Hindi nakasya, guys. Wag na natin lagyan, ng sasaktan siya. Ito, sayang kasi. Visual opaline na 'to, guys. Turbol 'to. Visual green opaline split ino. Tignan natin 'yan, no, yung mas yung sumunod dito na inakay. Yan ito, guys. Dito mukhang kasya to dito. Yung binabakbakan siya, yan, oh. Yan ang sinasabi ko. Maselan yung magulang nito, eh. Yan yung reason kung bakit yung pang matured na legban yung ginagamit ko ngayon. Inuubos ko lang kung pang maliliit na legban, pang inakay. Kaya susunod pa na oversize na yung gagamitin ko. Sayang kasi may iba kasi akong a breeder na maselan. Pero magaling bumuhay. Maayaw lang talaga magpahawak. So guys, sige, subukan natin kung kaya to. So huling hawak ko na to dito, guys. Hindi ko na siya hawakan ulit. Kasi maselan talaga yung magulang nito. Baka yung naiwan, may mas maliit pa dito, eh. Hindi ko nalalagyan ng sing-sing. Hintayin ko na lang yung bumaba. So yan, diba? Mas mabilis yung kabitan ng sing-sing. Yan. Walang naiwan pa yung isa. Yan. Ano, guys? Meron na siyang leg band. Yan, oh. Meron siyang kagato. So huling hawak ko na to sa kanya. Hindi ko nalalagyan yung isa pang kapatid ng sing-sing kasi baka madali din. Balik na natin, guys. So ayun, guys, nasa sa inyo yun kung anong gagamitin nyo. Yung pang pang baby yan, o itong pang matured yan. Baga, ako sa experience ko, mas okay ako dito sa pang matured. Para iwas tayo ng laging bukas ng nest box, lalo kung maselan yung mga yung mga breeder. Pero kung hindi naman maselan yung mga breeder nyo, ayos din to. Maganda to kasi sure bull na hindi mahuhubad pag laki nila. Paano, guys? Sana may natutunan kayo sa video natin, ha, regarding sa maliit na leg band at saka sa malaking leg band. Yan, so discretion nyo na lang po yung kung ano po yung pipiliin ninyo. So kasi sa akin, mas okay na ako dito. Ay hintay ko na lang muna bumaba yung ibang inakay bago ako maglagay. So busing ko na lang siguro to sa mga Alpswan natin. Alpswan, magagaling talaga. Kung may natutunan kayo, guys, dito sa video natin, huwag nyo pong kalimutang pindutin to. Yan. Subscribe button. Lalo man na po sa mga bago po nating manonood. Subscribe na po kayo. Sumali po kayo sa community namin. Pindutin nyo rin to. Yan. Yung notification bell. Para updated po kayo. Every time na meron po tayong video na kagaya nito. So, papano, guys? Hanggang sa muli. Ako po si Basti. Ang inyong lingkod. Hanggang sa muling paglipad, mga kaibon. Salamat po.